number one. Mag-star wax wax, star wax wax. Yan ang kintab ng tutang wax, max, max. Star wax, ang number one floor wax. Na ay waterproof formula. Bisan mayab anog tubig, mubalik kong sinong sob. Mag-star wax wax, star wax wax. Star wax, dili mahog gas. Star wax, ang number one kintab na tutang wax. Star Wax Floor Wax, ang number one floor wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3, Stay Healthy, Live Better. Ang prostate-specific antigen o PSA ang isa ka blood test nga makahatag sa early detection sa klaseng prostate sa mga lalaki kag dapat may aras ang annual PSA blood testing pag-abot sa edad niya 40. Kag sa edad niya 35 naman kung may family history sa prostate cancer. Ini isa ka health reminder sa Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3, Stay Healthy, Live Better. Mabakal sa mga butika. Colicociferol is the generic name of vitamin D3. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DYVR 657 sa Rojas, numero 1. Tatak RMN. Sa gabi na tahimik na ang lahat, meron pang gising. Sa bawat sandali na ikay nangangailangan ng pagkalinga, andito lang sila. The Comfort Zone. Programang gagabay sa iyo sa inyong mga problemang pampamilya, pag-ibig at iba pa. The Comfort Zone. The Comfort Zone. Nandito lang sila para sa iyo kasama. Dahil kayo ang mahalaga. The Comfort Zone. Ngayong gabi, Pilipinas, Western Visayas. Kumusta ang siyudad sa Rojas, Caiga Province, and Capiz? Mga kasama, nakapakalagad na sa kahinginan ng Papa G's Comfort Zone. Sa karoon ng adlawang Lunes, pitsa 16 na kita Banwa, sa bulan sa Abril tuwig 2018. Partner ni Carlo Juman, Ronald Ron Avilino. Ako naman yung Rajuman sa kahinginan, Roger Garcia. Kagini naman si Radyo Montara, kumusta ka mo? Mga pinalangga at namad nga suki sa kahanginan. Lunes kita subong adlaw. Good evening sa imo Radyo Man Roger. And syempre mga Radyo Man, welcome sa Lunes na naman ng edisyon sang Papa Chi sa The Comfort Zone. Mayroon gabi man, Radyo Montara, no? Kaya syempre pa mga kasama, pagkalito na nato na panibago naman ang kasisayan. Again, patala sa Adosin Alter Center. Dari sa pamalagad sa Papa G sa The Comfort Zone. Hindi ko nagidya maturon ng pasipala sa mga ugangan ko. Duluyag pa nila yan ha. Bulagan ko ang bata nila. Pasugtan ko lang balain na, Papa G. Mabasol bala niya ako nga ng irida? Hindi siya gani makapaligo. Ginbayloy ako sa agi. Ano blang problema sa akon man? Oo, inaako ko yan si Lahis ako. Okay lang ang mga lalaki man siya. Palangga ko siya, pero may palangga man siya ng iban. Padayunan ko pa bala ang amon pag-upod. Anong buhaton ko, Papa G? Dear Papa G, ipadala ang inyong mga sulat kay aton ina basahon. Agud mahatagan laygay diri sa aton palatuntunan. Dear Papa G, produksyon sang RMN Drama Center. RMN Drama Center. Dear Papa G. DYVR 657 number 1. RMN. Dear Papa G, ako si Jeanette sang Pahanukoy, Bacolod City. 25 years old. Dalaga pero may nubyo na ako, Papa G, kagini ang akong istorya nga ginpadala sa imo. Kagkabay, mahatagan maninyo sang laygay. Suguran ko ini, Papa G, sang nagapangaluyag pa lang siya sa akon. Isa ako ka cashier sa isa kadako nga mall diri sa Bacolod. Bisang gamay lang ang sweldo,
Pero okay na lang sang sa wala. Pero lapit na lang ma-end ang contract ko. Jeanette? Nga, Arlene? May luya kong tanin nga mga ilalas sa imo. Oh! Oy! Sino? Sa appliance center ni siya nag-obra, ah. Eh, sino na, how? Luya, mga tawagan ko siya. E-text ko dahil yun, pero... Ginhimo ka pa nga bridge, ha? Kuya, man siya siguro nga magrikta, eh. Paik-ik, anay gamay. O sige, taxi na. Wow. Pakatoa di kay isa lang bala ka oras ang break ko. Oy! Excited! Ang matuod pa Papaji, ginakilig man ako sa ginahimo sa mga upod ko sa akon. Kag-excited matuod ako nga makilala ang mangilala sa akon. Kag siya si... Ako gali si Arlon, ah. Ako naman si Jeanette. Oy! Kilig-kilig! He, kipos ka muda, ah! Oy, Arlon! Wala na ako utang sa imo, ha? Ikaw nang bahala sa amiga namon! Pagkinalahay namon nga ato ni Arlon Papaji. Abi ko anay kon lahog-lahog lang nga makadto siya sa balay para mga luyag. Hindi gali. Oh, may nagapanuktok oh. Dali lang kay ako na lang ang maabre. Mayong gabi. Oy. Sino ini? Ano tani kinahanglan mo to? Ako gali si Arlon Chay. Ara si Jeanette. Ginpakilala ko si Arlon sa akon ginikanan. Mayo man kay okay man ang ginikanan ko sa iya. Asta nga. Mali pa yun, gid ako nga ginbaton mong pagigugma ko sa imo, Jeanette. Hindi mo ko pagtuntuhon, ha? Paano ta katuntuhon? Di palangga tagid ka. Dako ang sali ko kay Arlon, Papaji. Tungod na batyagan ko kag nakita nga palangga giniya ako. Amo nga, ginsurrender ko naman ang lampirong ko sa iya. Jeanette. Arlene. Jeanette. Ano palang ginahimo mo sa akon? Kakalam sa pagsupsup mo sa akon kulita sa tugas. Arlene. Jeanette. Akon ka lang. Arlene. Akon ka lang, pasikon. Sige, sige, sige. Hinda pa. Kag magkaya. Hinda ka magkaya. Sige na. Ara na. Nakahigda na ako. Huwag nakakaya. Sige, sige. Bika-bika kamay, ha? Oo. Shit! Kakalam, Arlon! Kakalam! Shit! Wala gid ako maguna-una nga madala ako ni Arlon sa ngamulang sina kadali. Hindi luyag ang pensar ko sa ginahimo niya. Tungod daw nagabarat ako. Pero nagakadala na man lang ako sang kakalam kag kanamit nga ginahimo ni Arlon sa akon. Kinabi na gid sang gingkapta niya ang akon nga lampirong kagin busi-si kagin hampangan. Makaulumot ka ni Jeanette. Makaulumot siya. Pasudlin ko ng akong Excalibur sa lampiro mo, ha? Okay, okay. Ayun lang. Kasakit. Sige lang bala. Makuha lang ikaw na kasakit. Shit! Ayun lang. Sakit sa akin. Okay.
swerte kasakit, Papa G. Amo gimang gali na ang mabatsagan kung una nga nasudlan ang lampirong sang Excalibur. Hindi ko mahangpan ang kasakit tungod ginaupdan ini sang kanamit. Gin-withdraw man ni Arlon, Papa G. Pero hinali lang siya nagsaka sa uluhan ko. Kag. Andre. Oh, shit. Ah. Naandira mo kin pa sa aga Milky Way mo. Shit. Naglinap tagid sa guya ko ang iya Milky Way, Papa G. Ambot ko nga ang ginhimo ina ni Arlon sakon. Siguro dira siya na satisfied. Nakuha niya ang akon niya virginity. Ano tabo sa amo na sundan pagid sang makapila kabeses. Pamatsyag ko, Papa G. Hampang na lang ina sa amon. Nakaligad man ang isa ka tuig kag birthday ko sadto. Isa sa mga bisita ko, amo ang akon pakaisa nga taga Binalbagan, si Yuli. Happy gid ako nga nakakadto ka man sa birthday ko, Cass. Pag magsunggut-sunggut ka sa akon, ano ka ha? Ay, huwagali ka si Yuli. Si Arlon, nobyo ko. Ah, hi. Hi, Arlon. Hi. Kumusta? Wala man lang sa akon nga ginpakilala ko sila sa isa kag-isa. Nasipatan ko man nga ginahimil-himil gini Arlon ang kamot ni Yuli samtang nagakumustahanay sila. Pero nagapawala lang si Yuli, Papa G. Pero wala ko na lang atogin sa pa kay base nagahigko lang ang pensar ko. Pero sa pagkilalahay nila nga ato, amo nagali ato ang suguran man sang. Abi ko anay kun malagaw kita karon. Hindi bala siling mo matanaw kita sine? Ay, sorry gijinit ha. Kwan, alang-alang ko. Nga ahaw. Lain matcha ko. Sakit ulo ko. Ha? Kwan, pwede mapauli na lang kita? Arlon? YVR 657 Number 1 RMN. Hindi lagi nang pamalibad sa ako ni Arlon, Papa G. Hasta nga na-sense ko na nga nagahimo gid siya sang katuntuhan. Do ka seryoso gid si mo? Nano ka? Please, sugiri ako sa matuod, Arlon. Ha? Anay kabla, sang ano man? May nakakita si mga friend ko. Nagano ka sa Binalbagan? Mm. Ha? Sugiri ko, nagano ka sa Binalbagan? Eh, kung gin-invite ako sang migo ko bala nga taga Binalbagan, kiti birthday niya. Birthday? Tood na? Oo, gani. Luyag mo, tawagan ko pa siya para magpati ka. Si Norman, bla. Hindi ko na siya kilala. Jeanette, ano man? Ginadudahan mo ko? Wala ko nagatuda sa imo, Arlon, ah. Nagapamangkot man ako kay ti. Nakita ka sa friend ko nga ara ka dito sa Binalbagan. Kung ikaw bing sa lugar ko, anong reaksyon mo? Hindi ka matingala? Ang matuod daw prangkahon ko na lang si Arlon. Kung bala na kita ay sila dito sa pakaisa ko nga taga Binalbagan, si Yuli. Kasi ang primero palang daan, nagaduda na ko sa ila. Ginpalampas ko pang kahigayunan nga to. Kanagdigan ng duha kabulan, daw wala naman ako sang nasagap nga balita nga hindi amo sa nobyo ko.
Pero amo na lang ang akon kakibot, sanggin sugiran ako ni nanay nga. Ay, ang buhot na sa pakaisa mo. Jutayan na lang siya mapatay sa kastigo sang amaya. Ha? Sino nga pakaisa ko, Nay? Sino pa? Kundi si Yuli. Ha? Nga ah? Naano si Yuli? Nagabusong duha ka bulan. Nagabusong si Yuli? Oo. Sino ang nagpabusong sa iya? Ay, wala niya ginsugid. Amuna gani, nadyutayan na siya mapatay sa kastigo sang amay niya. Mahilang gani, kinapunggan ni nanay as tatay ha. Ay kung wala, ay sos base ko ng hulam na tsura sang ito ang pakaisa mo. Baw, kabighalan. Mm-mm, kabighalan magali sang pakaisa mo nga ina. Hoy, Jeanette ha? Palayo ka na nga daan sa pakaisa mo nga ina. Kay base, balakon madalahig ka pa sa kaakig sang amay niya sina. Hinali lang nagkuba-kuba ang dugan ko, Papa J, tungod pagkabati ko sa malita. Dayo nagsulod sa pansar ko, amo si Arlon. Kung tauron ko ang istorya sang nagkadto si Arlon sa binalbagan, pamatsyag ko, nagkita ay sila dito ni Yuli. Pamatsyag ko, may relasyon sila. Kabalo ka na sa balita? Ha? Ano nga balita, aw? Si Yuli nagbusong. Ha? Buti, sinong nagpabusong sa iya? Wala niya ginsugid eh. Ay, tuod ka? Arlon, saan o ka mo katapusan nga nagkitaay ni Yuli? Ha? Kwan, wala ko na tumatandaan. Sang nagligad nga bulan, nagkitaay kami sa downtown kay may ginbakal siya kuno. Ako ya, may ginbakal mo ko nga piyesa sang motor. Nagbakal ko ya brake pad, nga mo kuno ako. Makapila ka mo magkitaay. Jeanette, ano man? Sabda lang ko! Makapila ka mo makakita ay! Ano luyag mo nga pagwaon man? Kung mamangkot ko sa ako daw, ako yung ginatumod mo nga ako yung napabusong kay Yuli. Wisit mo nga pangabuhi man! Damo na tadaan problema, dugangan mo pa! Dila ka na ganit, wisit! Arlon, sa tingin ka makadto! Wisit! Namaki kayo man! Arlon! Natingala gid ako sa reaksyon nga ato ni Arlon, Papa G. Dako ang panagupnop ko nga may relasyon sila ni Yuli. Kagtungod man sa pagsukna ko sa iya, dira man kag nag-dry ang among relationship. Ambot, Papa G. Pamatsyag ko ginatraiduran ako sang akong nubyo kag sa pakaisa ko pa. Kung maging sakto abi ang panagupnop ko nga siya gid man ang amay sang ginabusong sang pakaisa ko, anong buhaton ko? Laigay man ninyo ako. Ako si Jeanette sang Pahanukoy, Bacolod City. Madamugin nga salamat and God bless. DYVR 657 Number 1 RMN. Ang tanan, Papa G, nga ara subong sa paminsaro ni Jeanette, do akusasyon pa malang kay ti wala pa man sang ebidensya mo, wala pa man sa pamatuod nga ang iyagin man tunubyo amo ang amay sang ginabusong sang iya pakaisa. Pero kun matabo gid man Papa G, nga siya gid man to ang amay sang ginabusong sang iya pakaisa, ti tuman ka sakit, Papa G, do ano nga pag manog sa ila nga duha pag traidor. Ariyo, actually, sa sitwasyon bala, may ginataod-taod guman actually mo. Kung matuog yung man nga amunin na tabo sa imong nobyo, nga pag-traidor niya sa imong Jeanette, dogin test ka gani. Kay dira mo man, kag double blessing in disguise nga gani, guro matabo sina. Nga, ti, close na ka mga dansang nobyo mo. Paano kung nagpakasal ka mga duwa? Kasado na kamo mo papag-traidor yung balasay mo. Oo. May managanay para mabalaan mo, Gid. Sabtang timprano pa, nabisto na dahil ng iyang baraha. Oo. Ang iyang kamatasan. Tiyan mo naganay nga,
Kung ako sa imo, katuon mo tong pakaisa mo man eh, nga si Yuli. Kumprontahon mo eh. Oh, kumprontahon niya. Ito pa, kotton mo, iti nga siya gidman. Hmm. Ipapalulo ka na abi, dakpon mo gidsya, luwag mo gidakpon, ti, kung siya gidman, inablos man ko na sa ginadala mo, mapaiway ako. Hasta sa uli, bilang nga, wala pagpangduwa-duwa sa paminsaron mo, nga napatod mo nga, nakasala gidman sa simo, hindi nga mapabilin nga akusasyon lamang japon sa paminsaron mo. Kag batunon mo gid na, Jeneth, no? Batunon mo, kung amugi man ang matabo. Kaya nga, mas mapasalamat ka pa nga nakilala mo gid ang nobyo mo nga amo galit na siya. Ginaagda ko kamo nga makigbahin sa paglaygay sa problema sang aton sender. Mag-comment lang sa Facebook account RMN Ilonggo Prod Center o kung mag-email sa papajrmn13@yahoo.com. O kung pwede man kamo makapadala sang inyong sulat, i-address lang sa RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City. Kay hatagan ginamon ina sang pagtamod diri sa aton palatuntunan. Dear Papa G, produksyon sang RMN Drama Center. Mga kasamang oras sa DYBR Attack, alas 9.24, ang ining oras ang bulog manulong siyo sa K-Max. K-Max! Nakaka-relax! Ginhawang sapat! K-Max Herbal Capsule, 550 mg, mabakal sa mga butika kag drugstores. Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman, ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula-la-la-la-la! Bula-bula-bula-bula-bula! Bula-bula. Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula-bula-bula-bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula-bula-bula. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Atensyon sa mga masaming nga nagabiyahe pagkadto sa Iloilo City vice versa. Ang Buyo Transport Terminal Booking Office nga nahamtang sa Roja City Integrated Transport Terminal sa Pueblo de Panay ang nag-a-operate na. Roja City pagkadto sa Iloilo direct to SM City Iloilo via Haru Plaza. 150 sa gihapon ang pamasahe. Sa Buyo Transport, bag-o ang mga unit. Barato na, komportable ka pa. Ang Buyo Transport Terminal Booking Office sa Iloilo ang nahamtang sa Jorosily Motors sa Tagbak, Iloilo City. Gani diin ka pa sa Buyo Transport Terminal Booking Office na! Isa na lang, larga na! Life Extension, Vitamin D3. Stay healthy, live better. Ang hindi bastante nga supply sa vitamin D3 sa aton dugo o suno sa mga medical nga pagtuon, ang may ara malain nga epekto sa aton ikaayong lawas. Gani, ugaliyon ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bulig para malikawan ang nanarisari nga balatian. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better. Mabakal sa mga butika. Cholecalciferol is the generic name of vitamin D3. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kahining san sa logo ang pagkaistoryahan, diri na kita sa number 1. Star Wax Floor Wax. Kintabay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig. Kumending-kending tayo mga misis. Kapag kintab na pag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax. Star Wax Wax. Yan ang kintab na Max. Star Wax, ang number one floor wax. Nine waterproof formula. Bisan mayaban og tubig, mubalik og sinong sob. Star Wax, Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, dili mahog gas. Star Wax, ang number one kintab na tunang max. Star Wax Floor Wax, ang number one floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Andong mayroon sa Samson Plus Coffee Mix. Ang Samson Plus Coffee Mix ay may soya, mangustin at manunggay. Samson Plus Coffee Mix. Ang bawat timpla ng Samson Plus Coffee Mix ay may manunggay. Ang manunggay ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon. At tumutulong din magpapababa ng bad cholesterol. Samson Plus Coffee Mix. Pinakape. Samson Plus Coffee Mix. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, kagbakteriya. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo batok sa mga katol-katol, arikis, pugod, alap-up, ringworm, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty, affordable price. Mabakal sa mga butika. DYVR 657 Number 1 RMN The Comfort Zone. Balik sa pagpakalagad sang Papa G sa comfort zone, mga kasama. Ano ba tiyan naton ang kasasayan ni Jeneth, 25 years old, sang Pahanukoy, Bacolod City. Inimikang tanan na Rajabantara. Siya sini nga boyfriend nga si Arlon. Mga kasubuman, siya sini nga pakaisa nga si Yoli. So, sulo sa iya, ano ko nung iya sini nga buhaton, no, Rajabantara? Sato siya nga mataglamati. Kung mamamadaan yung gidman, nabi nga si Arlon, ang amay isang ginabusong ni Yuli nga duha na kabulan. Mining haba nila nga minsan, ano, may mga nga fears kita. So, support ni, gani, ato nga letter sender, si Yuli. Jeanette. Sorry, si, so far ni Jeanette, ako, wala siya peace of mind. Kaya man, what if magtuod ng iya si nga pagduwa-duha nga ang iya gidman nga nobyo nga si Arlon ang tatay isang ginadala kung sa ginabusong sang iya pa kaisa nga si Yoli papadshi hambal niya ano ba lang iya sini nga pagahin mo ay yani mga radyo ma'am text na or tawag na diri sa Papa G sa the comfort zone sa amon sini nga hotline. Mga radyo man, ngamo ang 0921-7589-896. Saliwat, 0921-7589-896. First caller sa karunong gabi, no? Swag pa lang sa Papa G's na comfort zone. Hello, good gabi, caller. Hello, caller. Hello, sir. Sino ni? Yeah. Anong pangalan ta? Hello, pwede mo matunog-tunog gamay ni mo sini nga boses, caller. Medyo pulo palapit sang cellphone sa imong baba. Ah, wala na. Wala chance sa mga champion. But anyway, sige, standby lang sa atin sini nga mga callers. Another caller. No, hello, may gabi, caller. Hello, sir. May gabi lang. May gabi. Sino ni? Ato, Ruben. Ruben. Siya rin yung lugar si Ruben nagkatawag? Napunta din naman dapat, ma'am. Pwede, pwede. Pwede edad ni Ruben? 20. Ay, nagmahambal ni mo, Ruben, sa problem sa atong siningal at resender sa karon ng gabi. Kung mato, di man nga yagi man nabiyo ang amay sa nga ginabarapit sa isa, pabayaan na lang niya. Ano? Amo lang kadali? Hindi mo lang masagapin mo. Amay mo. Kaya ako ba'ng naman ah? Sabagay, no? Sila, Ben, ah. Doon mo na si Gulma, mo na si Janet, no? Sige, kamalak nga doon, kabay pa nga mangin malipa yun ka mo, mga trader ka mo, mo na, Ben. Pero mas makaluloy man si, ano, si Janet. Kay una siya biktima ni, ano mo, ni Arlon. Ikaduhal niya si Yuli. Hindi ba, Ben? Ano ang moral lesson natin na makuha sa sinik nga istorya ng kabuhi ni Jeanette man, Ruben? Anong leksyon nga makuha ta? Tama ba, hindi naman nagsasabi nga pala kasi simple do tama mo na di kapakit para sila mo kasi kapag may gani kasi siguro man ang kikita naton minhang ba nila nga hindi sa patag sa pagigugma dapat may ara ka man sang
Dile, kada sa balaan mo nga tinubiyo na siyang emosyon nga pakaisa. Pero nakikita natin si Arlon, grabe siya, no? Pero hindi naman kita makahambal, Rajuman Roger, kay Gruben, kay Matt, wala pa man na po-prove, di wala? Kung si Arlon din man bala ang tatay sang kinabusong ni Yule. So, tsak to man to nga, siguro pwede niya man, Guru Ben, no? Katuan to si Yule, kag-istoryahon, Ged. Amo ganay na, no, Ben? Amo na ganay ang bali, Jeanette, bala. Nagano ko to Arlon sa Binalbagan. Oh. Galing si Arlon. Eh, wala niya. Ano mo ni Jeanette kasi Yuli, taga Binalbagan. Oh. Okay, so far, wala pa man siya sang ebidensya. Wala pa man siya sang pumatuot. Baga wala siya. Man, galing wala siya peace of mind. Kaya may nag-play up siya. Sin ko pa minsaron nga basing ang nubyo ko. Amo ang tatay sa kinagusong oh sang ako nga pa kaisa. But anyway, Ruben, thank you so much. May idugang ka pa sa imusin niyang igapanugyan kay Jeanette. Jeanette? Okay, so dapat maghinay-hinay ang gid siya. Thank you so much, Ruben, for scholar naton. Okay, more power. Unang ambahan nun sa palagad sang Papa G sa The Comfort Zone, Mahal Ko o Mahal Ako by KZ Tandingan. Tandingan mga kasama, mahal ko o mahal ako. Nagmamatikan mo sa namin unong stasyon, Direksyonal sa Rojas, Urbis and Capiz, ini ang DYVR 657 Tatak Arimen. Another caller, sa itong mapaglagan sa kumunong gabi. Hello mo yung gabi, caller. Hello, caller. Ano ang pangalan ta? Si Piolo, gali. Pascual? Ay, si Papa Piolo.
Hello, Papa Pilo. Kumusta ng love life mo, Suba? Hello? Hello, magandang Roger mo yung gabi. Di in Sydney, Pilo, nagkapanawag? Hello? Nagkapanawag, Pilo? Batian mo kami? Ate, why chance sa mag-champion tara? Hindi siguro ka bati, no? Ano, may mga duginang pamatinaan yan? Doon wala po siya ng diferensya sa iya sininga dulunggan. Anyway, sige, kung may mga text messages kita siguro kung radyo mo yung sure, no? Kung bilis na ito. Okay. Another caller. Hello, may gabi caller. Hello. Sir. May gabi, sir. Hello. Hindi ni sir. Hindi, sang? Barangay Libas. Oh, Barangay Libas si Edi. Eh, dyan yung gano'n sa Purok 3, no? Oh, Purok 3 kami. Okay. Wala na gano'n ang edad ni Edi? 29. Sige. Kumusta, Ed? Single ka pa or double na? Ano, ma'am? Single ka pa or double na si Edi? Dati, double pa ko. Subo, single na ko. Ay, grabe. Grabe, birada. Sige, abe, tistingan ta. Double kag subong single na Eddie, anong mambal mo sa problema ni Janet? Ang nila problema to ka dito pa gamo. Nga anak ka hambal ka nga magamo Ed. Ay di gado daw sa isa ka lalaki nga daw wala yan man ibalan kung hindi ya gito nga pakaisa nagpabutang sa iya pakaisa hindi ya gito nga amigo. Magalit siya na maiya ngayon mo on Ed. Ano ma'am? Anong mayo ngayon mo ni Janet? Ay, ano, yagin na ito ni amigo, kung hindi kayo may sentang limprano pa. Oh, so paano niya mabalaan? Ay, kakakanto mo itong lalaki sa binalbagan ko, no mo? Oh, man gani. So, paano niya mabalaan? Nga ti ang boyfriend, yagin man, ang tatay. Saan nila busong sang iya, sini nga pa kaisa? Ay, kayo daw sa ako lang, sa kay Janet, Janet, ba'y? Janet. Oh, Janet na gadutang lang sa mo. Hindi naman ano, kasi siyempre kayo ipakilala sa isang iyang pakaisa nga iya na amigo. Tapos, nagkato pa ito sa lugar sa iyang pakaisa. Ba ito, yung iba sa siguro, yung kay Yuli eh. Kato ko tayo mo sa Binalbagan, mano ka to? Kaya mo nag-aisir nga pamangkot, yung wala tayo may ibalaan. Ang imuon niya, dapat. Kumprontahan niyo itong iya pakaisa. Ikan to ayaw sa Binalbagan eh. Istoryahan niyo ito kung sino ang amay sa ginabusong niya para mabalaan niya. Ano ang magsugit to, di ba? Kaya nga akong advice tani siya. Katuan niya lang iya pakaisa kung sino nagpabusong sa iya. Okay lang magsugit. Pero, gani man. Ed, Ed. Oo, ma'am. Oo, say mo, B. Say mo lang, B, nga pa size up, no? Say mo lang, B. Sa isin mo lang, bido si Ed, daw si Eddie man to how, ang... Si Eddie, si... sorry, ano, si... Arlon. Si Arlon si man to Ed. Hindi, si Eddie. Nagalimpa sa si Eddie. Ang ginalanta ko, diba? Ang ginalanta ko, diba? May Eddie. Ed, sing mo lang, be. Hindi pa matika man sa drama. Sing mo lang, bido, ano, daw si Arlon, yun man itong tatay, isang ginabusong ni Yole. Sing mo, be, ang opinion. Daw, ano, daw duwa-duwa, daw 50-50, ano man. Ay, ito kasakit mo na sa akin pang bat-jagol. Siyempre, hindi kinala ko nang nalansa ako pang kahit tanga mo na love you ko na sa akin. Ganit, di po siya mo pumatsyagan, B. Ed, si Arlon, din man to, ang tatay, isang ginabusong ni Yole. Ambot na gani, ang muna pala mangkutang niya, wala ginagawa. Amo ni, ang mamangkutang na lang ni. Ang mamangkutang na lang ni, si Arlon. Singgitan, tanga mo ni Arlon eh. Kita mo gusingkitan niya gani, si Janet. Pag pumangkot ni Janet, kita pa yan ang mangkot. Ed? Grabe, Jer. Ako siya gabi sir. Doon siya gabi, Ed. Sige mo pagpate. Malapit-lapit, ya. Malapit-lapit. Kaya, bala mo ang tao. Bala mo, Ed. Bala mo, Ed, ang tao. Ako na may pilas, may updian, gid mo. Gamay lang na yung kasing, gamay lang ang story niya. Kasing, kaya na niyo niya. Ano, defensive ang guwa niya, wala? Oo, gani, sir. Ano, sinasaki, Janet? Nano, man. Gabatsagit sa'yo. Gabatsagit sa'yo. Kaya Jeanette, kulang-kulang lang yung balon mo, Kuya Jeanette nga. Ako yung amay isang baing na busong ni Yuli. Ipatas ka na. Gani. So daw laban-laban ginahambal ni Eddie. Laban-laban. Hindi ko nang balon ni Eddie Rajuman Roger. Sige, sige. Eddie, thank you so much. Thanks ka, Ed.
Oh, tamyaw da mga taga Libas da. Ya, tamyaw da si Boy Boy, si Noy, si Anoy. Tag si Jojo, tag si Burrito, tag si Antindaya. Sige. Barangay Libas. Okay. Sige. Thank you so much for calling. Ano ka budlay man or jamantara no? Iniya kay ano kay yo kay Jeneth ya. Ina do speculation na niya nga masiling sa blanga do siya ginigurong nobyo gyud mo siguro ni ang amma sila busong ni Yole mo. Pero tama man na mas maayo gyud nga kantuan niyo mo no istorya niyo si Yole. Para once and for all, matagan sa eh. Kasi gawin ang klase sa istorya, nga ti heart to heart talk. Pero di ba, once nga makanto siya dito, Rajman Roger, dapat i-prepare niya na iya ka. Oh. What if magambal gimin abing pa kaisa niya nga. Siya uli nga. Siya agin mo na. Oh. Di ba, so grabe siguro nga pain or heartache. Or, depende, pwede naman siya ka let go. Di ba, mag ano siya eh, magbagong buhay siya, kung kapatigi siya. So, mina, ang ano, ang isa sa mga bagay nga mabudlay. Kag siguro, muna gani, dali lang, Rajuman Roger, gali ko no, so mga girls sila, sa mga kakababainhan, mapadalaga ka mad, may asawa, kung din may na-post na, kinanglanggid na halungan na ton. Janet, halungan, hingid ko no, naton ng aton na cervix, kapinpas sa mga kababainhan nga nagagamit yung contraceptives, kag sa mga kababainhan nga hindi normal, ang ilang arigla, kag abi ninyo, normal lang ini. Hindi gid pagbabay iamuha dapat ipagwa ang tanan nga higo sa aton nga kalawasan kapin pa sa aton nga matres para makalikaw sa mga komplikasyon sa sulod sa aton nga cervix, uterus, kag ovary kapin pa sa mga babae nga ginamenopause na kagwala na gana kay mister magamit lang sa cervix care duha ka kapsula bago magtulog o kon maglabing-labing. Don't forget cervix care herbal capsule. Kag syempre bantian man ang palatuntunan sa Sir Leyors with Tito Arlene diri gid lamang sa DYBR kung sa diin makakuha kita tanan sang tuman kamapuslanan nga health and wellness tips. Sindigid natin sa liwat paglintan, Cervix Care Herbal Capsule. Tag of course, bilog man dolos yun sa nga Nansa Element Oil. Nakahibalo ka bala, Noro Jamantara, kami kapin sa 5 million, no? Nga naglainain nga mga kahoy kagtanom sa kalibutan. Kag ang pila kalinibo siniya mo ang ginalinan sa mga puslanon nga herbal nung among ibulong sa aton sinikalawasan. Bukod man sa libo ka mga klase sinigin pili ang pinakapuro, pinakaepektibo, kaga pinaagi no sa mas maidid no pinakamoderno nga proseso, ginapamalain ni siya, ginpurify, gintingob para nga mangin isa kalana kon sariin ang formulasyon mangin epektibo nga panghaplas herbal kaga mo ana sang nakagamit kag ini amo ang Nansa Liniment Oil. Ang Nansa Liniment Oil manabaw man kon madalom kag nagadugo nga pilas. Iya ini mamalhon kag papalion. Pati na ang mga bagras no ang Nansa Liniment Oil mahimo panghilot sa mga nakibdan kag nabalian. Ihaplas sa tughan kon nagaubo sa pangpalahubag or sa palanghubag no pagpanghaplas sa mga nagabusong. Sa mga nabughat na pamahaplas ka mo sa Nansa Liniment Oil, napas mo ka, mahilanat ka, trangkaso, malakit, isang lawas, palamaol ka, palamoy po, isang lawas mga kasama, mga news lang sa Nansa Liniment Oil. Bakal sa butika, kaga siyempre bantayan man mga kasama, no, ang programa, si Surely Yours, with Tita Arlene, alas 2 sa 3, 15 sa hapon na rin sa DYVR, doon ay sa Dobas, Sabado mga kuha ka mo sa mga health and wellness advice para sa aton sini ikaayong lawas. The Comfort Zone. Hindi na siya naumiibig sa'yo. Bakit di nabuwan ang magtampo? Paano ba ito? Ikaw ay aking limutan.
Alipin ako by Lizel Garcia. Ito naman commercial break. Ito rin ang isang caller. Masa po kalagad sa Papa G's to comfort zone. Hello, may gabi caller. Gabi ka sa Roger. Mayong gabi ta. Dahil nga sa Bungtarak na sa Ibisan kung narin kaya pong sa Rojas. Ah, okay, sige, sige. So, dito sa problema ni Jeneto. Sa nga taga Pahalukoy, Bacolod City. Ta, anong ma-advise mo siya? Ma-advise ko lang kay Janet at sa Roger para mabalaan din ang iyag na problema. Prontahon niya kaya pa kayo sa Payao, Binalbagan. Sariyahon niya. Ipa-ako. Ipa-sobre sila siya kung sino nga lati ang nakabutong. Kaya kaya din pa kayo sa mabalaan mo na din na iyan na iyan noblo. Ta? Roger. Oo, kuwa ba? Adya bigaran ko nubyo yan lang pabuso ka na yung muon niya. Bulagan na lang niya sa Roger. Ka ipaako na lang ang binabukong siya pakita. Amo na ang solusyon sa problema ni Jeanette. Amo na lang natin ang niya to kanya umaong pumalang to. So, ang kaya kato niya kaya pa kaya sa kaya o binalbaga. Tapos ng boxing, no? Masakit man pa man sa ron, masakit man sa gun, pero ti wala ka sa may mihimo, kaya tiyan mo ng kamaturan, hindi wala ta, ano? Kung naman naging mo ng kamaturan, nga ang nobyo mo na lang ang iya, ang nobyo mo gali, nobyo ni Jeanette, amo ang amay sa nga ginabusong ni Yuli, ti laban-laban, alang lang nakaroon nga, pakaisa niya, mabayaan niya, di ba? Blood sticker doon water. Kung naman, bisang masakit sa kay Jeanette, sige na lang. Adira na lang si Arlon eh. Sa kay Yuli, inakon. Iyan nga nubyo. Ang iyas na yung ginapanagulupan, no? Panagopnop niya. Nga, amo na ang amay sa ginabusong ni Yuli. Amo na nagsama, Roger. Amo na pa-isaan ng ginapakaisa. Hoping, no? Kabay pa. May, siyempre, may 50-50 mo. Basi bla, no? Basi hindi man, basi amo man. O ba't ipabi ta? Hello ta? Kasamang karam. Oo. Di pero, ba't ipabi? Kunyari, kung pumang ko dito si Yuli. So, ano ka, ba't si Yuli nga hindi? Pero gali, do you think, ang scenario balaan, for example, gin katuat niya si Yuli, no? Tapos, ang mabal, labi si Yuli nga, hindi abiya magpanugid si Yuli. Mabal, abi si Yuli nga, hindi iya si Arlon, ang tatay, magabal siya nga sino, hindi iya abiya po magpanugid si Yuli kay ni Janet. Para kung kita mo ang sitwasyon, doon mo man iya po, no? Nga, whether makadto siya or hindi, sa iya pa kaisa agud i-confront niya wala man magiging wala man gyapon sang peace of mind si Janet, di ba? Di ba ta? Mudo man gyapon so minaga niyang moral lesson nga makuha naton nga te sa patag sang pagigugmak importante nga ara ang loyalty kag trust sa tunga sang isa ka babae kag lalaki nga nagkaigugmaan lagi kung wala sang trust. Pag wala faithfulness, tuman ka budlay, hindi bala ta? Kasama ratara mo mo na. You see, nag-agree si tata. Sige tata. Okay, Janet Kasantara. Wala ka nalang kumiyaga magpulay sa Bacolod eh. Kung napulay mo naman ko. Limbal ka tao. Nga, wala ka pa yan, nubiya tao. Ano yung sakyan? Sa namang... Huwag na, nautod doon si tata. Nautod ng connection ni tata. Ari nga muna yun. Ano ang moral lesson ni Radyo Mantara? No? Dapat sa mga kababayanhan, hindi mo doon mapag-ihatag eh. Ang ilas din nga pagkababae, doon bala. Siyempre, amo mo lang yung mga kapital mo. Diba? Tingnan yes. Ko mahatag mo na karoon. Amo mo lang yung hindi man tanan, hipokrito mga malalaki. Kung sinin nga huwag kayo kinanglan sa mga muna. Pero ti... Ang punto lang ti kung faithful yung babae si mo makahulat or makang lalaki, makahulat na iya. Ano, di ba? Kung halimbawa, kung kamugin man,
momento big mga muabi, mapakasal ka mo sa Plagadlaw. Hindi ka na makadto man, dira ka na kaya, po makadto. No, hindi ba? Pero importante da, nga kung lantaw mo na, kung seryoso mga laki, kaya siyempre, tuliroon mo gito, kung di kita stang pagpalanggay, eh, si mo, eh, basi sa Plagadlaw, dami-dami, di ba mapareyo ko na sa sitwasyon ni Jeanette, ang kinatapos na yung obligasyon ng gusto ni Arlon kay Jeanette, ato galas ay na batas ka nangat sino mo ang balis net malantaw ni bla malantaw tawa wala yung gas ang ano sa sine sa hindi masakit ang akon nga ano lai matsa ko sakit ulo ko animal sakit ulo mo tindog armas mo wala wala no doka, ano ang doka, armas na M16 oh, armas eh ang man gani tamo na siya bolibar pag na siya manunod sa ulihin that is why it is a patagsang pagigugma dapat yara akuman akong maturity na paano ninyo i-handle ng inyo sin nga relationship tiyan makmato yung yung pakilala yala ang sa kasin niya o gin to ka bastos mo niya lalaki na gyan niya na kung gin masingmas niya na but anyway minagani hamba nila no dapat kilatison mo gyan ang isa kagay antes mo siya batulon si mo sininga kabuhi pero minaman hamba nila at isa patagsang pagigugma ko no damo ka lang sa mga bagay nga ginarisko but anyway sige padayon ka mo, mga radyo man nga nagapumati sa Papa G sa The Comfort Zone. Oras sa DYBR, tatakalos na 58 ining oras ang kinatala sa inyo sa Kaaluan sang Petron. Petron knows you deserve only the best. DYBR 657 Number 1 RMN Life Extension, Vitamin D3. Stay healthy, live better. Suno sa pagtuon. Kahibalubala ka mo nga halos 5 ka beses nga mas madamo nga mga babae ang kakapatay sa sakit sa korazon kaysa sakit nga cancer? Simple lang ang tips para sa imo healthy nga korazon. Exercise, healthy diet, kag ubdan sa kadlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension, Vitamin D3. Prevention is better than intervention. Take Life Extension, Vitamin D3. Stay healthy, live better. Babakal sa mga butika. Call Icosiferol is the generic name of vitamin D3. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong gabi sa aton mga pumloyo diri sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Cafiz. Ilabinigid sa aton mga lolo kag lola, sa aton mga amay, sa aton sini mga iloy. Ginarekomendar ko sa inyo ang Life Extension Vitamin D3. Sara mabakal sa managkalain-lain nga mga butika. Sa aton sini nga mga kauturan may ginabatyag bala kamo, indi gid pagpabay-an ang aton sini nga ikayong lawas. Magbisita kag magpakonsulta sa Pre-Clinic and Nutrition Center sang Life Extension diri lang sa Injap Building, Arnaldo Boulevard, Roja City. Magpadulong man sa Codilla Street sang istansya. Sarang man kamo makapa-check up sa inyo ikayong lawas sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Clinic ang ilang kagamitan naghalin pa sa Life Extension Foundation USA. Ini sila ang nagabuka sa alas 9 ang takna sang aga, tubtob alas 5 ang takna sang hapon. Kaupod sang ilang mga lisensyado kag mga eksperto nga medical doctors. Gani sa aton mga kauturan, hindi gid pagkalipatan mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag ipa-check up ang aton sini ikaayong lawas. Kon kahining san sa logo ang pagkaistoryahan, diri na kita sa number 1, Star Wax Floor Wax, kintabay to the max. Tayo na't maglinis ng sahi, kumending-kending tayo mga misis. Kapag kintab na pag-usapan, dito na tayo sa number 1, Max Star Wax Wax. Star Wax, ang number one floor wax na high waterproof formula. Bisan mayab anog tubig, mubalik kong sinaw sa ubi. Star Wax, dili mahog gas. Star Wax, ang number one kilom na tunang. Star Wax Floor Wax, ang number one floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. BY and Sands Trading Incorporated nagabaligya sang mga construction supplies kag electrical supplies. Ang BY and Sands Trading Incorporated nahamtang sa Rojas Avenue, Rojas City. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anghel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hitla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayon pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue.
with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3, Stay Healthy, Live Better. Kabalo ba ka mo nga ang blue lights na ginarilis sa mga electronic devices parehas ng TV, computer, tablet, kag smartphones ang nagaguba sa melatonin production sa aton lawas kag ini ang posible nga makatugas ang insomnia? Ugaliyon nga patyon o ipalayo ang mga devices isa ka oras bago matulog para makalikaw sa insomnia. Kag para mas manami ang inyo tulog, ugaliyon nga mag-inom sa Life Extension, Vitamin D3, mabakal sa mga butika. Colicociferol is the generic name of vitamin D3. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Siga sa sipon, siga sa ubo, siga sa trangkaso, siga basta naka-Pure C. Ang Pure C ay alkaline na vitamin C. Ang vitamin C sa Pure C ay nakakatulog magpanakas ng immune system. Para kaysa ikas sa mga sakit, take Pure C. Take your vitamin C with Pure C. Sodium ascorbate is the generic name of Pure C. If symptoms persist, consult your doctor. Siga sa sipon, siga sa ubo, siga sa trangkaso, siga basta naka-Pure C. Ang Pure C ay alkaline na vitamin C. Ang vitamin C sa Pure C ay nakakatulog magpanakas ng immune system. Para kaysa ikas sa mga sakit, take Pure C. Take your vitamin C. With Pure C. Sodium ascorbate is the generic name of Pure C. If symptoms persist, consult your doctor. DYVR 657 Number 1 RMN The Comfort Zone. Nagpamati mo mga kasama sa numero 1 ng programa kada gabi ni ang Papa G sa Comfort Zone kag sa numero 1 ng estasyon Diretsidad sa Rojas kag Provinsya ng Capiz ni ang DYVR 657 Tatak RMN. Dito kita sa aton sining mga text messages no gid padala sa aton sining mga letter sender or sa aton sining mga texters sa subong gab-i mga kasama. Sige, ano ko nung hambal nila da? Ang mga opinion nila, Rajumana Roger? Good eve, Rajumana Roger, Rajumana Tara. Tani, kilalan on anay no, ni Jeanette. Ang boy. Eh, tama. Kailangan niya ko, no, anay, ang boy, no? Antis. Kailangan niya ang boy, bago niya ihatag, no? Ang lubos, sang lubos, ang iyak o galingon, hindi nga naghambal sang laki. Nga palangga, yun siya, magtiwala sa dayon, no? Wow. Ang, nangyayin mo lang, may nagsunod, dabi yung mga kolo, dito nagadalagan mo lang ito ng cellphone, no? Ang himuon na lang niya, no, siyempre, ang himuon niya, istoryahon niya sang masinsinan ang boy kung may napabusong. Napabusong siya nga babae, agad may baluan niya daan kay Diman Arjumantara, kay Arjuman Roger, si Rina sang si Rina sang Karibo Aklan, no. Sige, Rina, salamat sa panawag. Alam mo ito, dapat ko nung kinalahunigin siya maayo. No? Huwag yung kilala niya naman, di ba? Yung kilala nga, kailangan lang ito. Ay, maloko ikaw. Pero tama ang texter natin from Aklat, Regiman Roger. Supposed, di gina niya, supposed to be kilalahun mo, di ba? Kung baga, hindi ka right away, mag-jump, ah. Ngati, kinanglan gin nga, di ba? Mag-himo ka, mag-gila yun, sang bulwaton, sang mag-asawa. Mm. Ngati, mag-nubiyo, mag-nubiya. Ano na yan? Nung, sa grado ni Regiman Tara. Yes, no? Yes. So, isa ina sa mga moral lesson. Doon natin sa ding mga mensahe sa ato sa ding pinalangga ang mga tagpalamati no? Sa ato sa mga texters. Good eves po, ang mahambal ko lang sa sender pang kahon nila anya ang amigo niya kung anugid ang matuod kung nagamit siya kay or nagamit siya kay Yoli kung ang nobyo mo gid man ang tatay sa ginadala ni Yoli imo na lang nga batunon nga siya ang amay no kag hindi mo pag idalok sa imo pinsan kaluoy man naluoy man sa pinsan niya naluoy siya ang texter sa kay Yuli pero huwag siya naluoy kay Janet
Bato kaya na lang nga way ka nalo. Kaya lang nga way ka nalo. Kaya hindi mo pag idalok, no? Ang pinsan mo, kalukoy man sa bata. Kalukoy sa bata. Okay. No? Kaya ang bata, kita. Yung at kalibutan, nga wala sang amay. Ikaw, Janet, magpa-iway ka na lang. Hindi na lang mapangita ka na lang iban dyan. Hindi lang si Arlon ang lalaki sa bilog ng kalibutan. Kada mo lalaki. Okay. Diba, amulay away problema. Dama ka man lalaki. Pero tiyan natapos ng taran. Sige, Janet. Mapabalik ko pa to. Hindi ba? Si Ani po nang mambusaw. Mayroon gabi ang daan. Great lang ko kay si Ay Nita, si Yoke. Addict siya, no? Sa drama. Gabantay ko sila kagabi. Addict sila kuno nung Radyumantara sa drama. Bawal na ako. Kung ganit ka buwan sa drama. Sa drama. Okay, sige. Ari ganit, dugang natong sining ang mga mensahe, no? Good evening, ala lang na niya nga puro sa pero sa tuod. Tuod lang ang nobyo yang amay sa ginabusong sa kapakaisa. Grabe, grabe si Mandala. Kita mo ha, ano danay ka mo guro. Una bes na dula siya kag sa pag lamano pa lang sa may something na so kon ma ako mapaiway ko ya. Yeah. At isa tin pamiro ko no may something na mo. Di ko na kokuno siya mapaiway sa. Ti amo lang kadali gali ya. Ano yung natapos na ang tanan nga nakuha niya na si Janet ni Arlan? Kag nakapabusong siya sa kay Yuli, ya, mapaiwan niya lang niya diyo niya si Janet? Di ba? Yes. Do confirm man? Di ba? Oo. Pero lang ko yan. Sa mga opinion, naghahambal nga kinalan ni Janet nga magpaiway. Pero actually, kita natin, hindi naman niya si Janet ang may problema. Actually, do tanan, tatlo sila ang biktima. Biktima. Si Yuli to karon o mangulam na lang to siya sa mga. Gamay na lang ko kasi mo. Patsyon siyang amaya to. Oo, biktima man siya. Di ba? Si ni Arlon niya, I wouldn't know, no? Sa case ni Arden, guru ka pang problema. Kung man siya, diba? Yung ibang panulong niya, loob ko paano niya. Kita ko kung sinitaan niyo gani si Janet. Kag si Janet, amat, wala man siya sa nga peace of mind. By the way, ang ginigabahin, mga kasama, ang bulog man dalong siyo sa life extension vitamin D3, no? Ang life extension vitamin D3 na makabuligin sa atos ng arthritis, pain, knee pain, back pain, muscle weakness. Osteoarthritis, osteoporosis, at ibang balatian. Mininom sa 2-3 kasi of gels. Ang life extension vitamin D3 para sa mga lakit sa ato sa tuhod, likod, hawak, aglawa, safe, barato. Kag madamo pasang mabuligan ng mga balatian. Mga kasama, napatulong lamang sa libre medical check-up sa life extension na clinic. Sabahin sa nga Injap Building, Arnado Boulevard, the Rojas City. Abre, no? Monday sa today. Kagada Friday, may free nga FBS. Paglipatan, Life Extension Vitamin D or Life Extension Clinic sa Injap Building, Arnado Boulevard, Rojas City. At syempre, kung mabakal ka mo sa butika, ihambal nyo ganyan kompleto ang pangalan sang Life Extension o Vitamin D3. Kung hindi na Life Extension, hindi na D3, mga kasama. And syempre, hindi natin paglimitan sa April 18, mayara sila sang mid-monthly sale kung sa tiin maghahatag sila sang 10% nga discount sa tanan sa mga produkto sang Life Extension Free Clinic and Nutrition Center. Plus, may libre man sila nga cholesterol on April 18 mula labot sa ila sininga sale. Ganay sa mga listeners namon ngayara sa mga malayo ng kabanuhanan sa probinsya sang Capiz, markahan na ang inyong sininga kalendaryo April 18. Kag syempre, dali naman sa mga friends naton from Rojas City, mga Rajuman, libre ang magpa-check up wala sang bayad sa Free Clinic and Nutrition Center sang Life Extension Vitamin D3 na hamtan sila sa Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. Open sila from 8 o'clock sang aga up to 5 o'clock in the afternoon. Ang manami sa Life Extension Free Clinic and Nutrition Center ang mga dekalidad, matinlo, kalbasigit sa sensya ng mga natural products ang ilaga na gamit nga nagarin pa sa Life Extension Foundation USA. Sa mga friends naman sa Estancia, yara na sa Cudillia Street, manwas ang Estancia, ang Free Clinic and Nutrition Center is ang Life Extension Vitamin D3. So don't forget, mga radyoman ha, April 18, sa ila sining a grand mid-month sale, kita na kita. And also don't forget, Life Extension Vitamin D3 plus Life Extension Free Clinic and Nutrition Center, that is equals longer life. Another caller. Hello, Mingabi caller. Hello, Mingabi. Mingabi, sino ni? Video lang. Di ka pa nawaglan? Hamindan. Hamindan. Pilala ka nang itali, Jolan? 20. 20? Ay, 20. Oh. Ga-school pa si Jolan? Ga-school lang ka palaan? Oo. Ano na year mo? College ka na lang? Oo. Ano yung mukurso? Criminology. Ah,
Malogpulis na eh. Gin- oh. Ano gusto mo mag-graduate ka? Mapulis sa gitman na oh. Sige, abitis na nga ang abilidad ni Jolan. So, Lan, anong mambal mo kay sa problem ni Janet? Pan ako kay Janet. Sorry, ako na it ng mayat ang iya pa ka iya. Na, kung sinubi man ako butong sa iya, kay nano, nang, nano taga ang, anakit sa nobyo, ginapanjita ka ng kataisa, kay, ang iya nga no view, medyo ano man, medyo may pagkamanyak. Na, kinakwangit na ng ginahimil-himil kita ng kamangkaya pa kaya. Gani man mo? Ay, mahilig mag-himil-himil si Arlan mo. Ah, si Arlon, no? Mahilig sa mag-himil-himil ya, Lon. Oo. Tiyo, sala man to yung yulay, napadala-dala mo sa himil-himil ni Arlon to, ya? Diba? Oo. So, tiyo, kung natabo mo sila bilimbawa ni Yuling, si Arlon, di ba alam mo na Yuling yung sila ni Jeanette, yung pakaisa niya, yung sila ni Arlon? Oo, dapat ano ito kay, ano, kay Yuling, wala siya nang gagat kay Arlon. Kaya wala niya nga duwan sila dahil sa pakaisa niya nga si Jeanette. Oo, pero Lalan, so kumbaga para si Mook, no, doon may salagi dyan si Arlan? Oo, hi. Kaya mo sa gani? Hindi, himil-himil yung itong tudlo. Kaya mo sa gani, Lan? Hindi, joke lang ha. Ang gani, no? Ti, sige, Lan. So, anong mayong mo? Ano yung Janet? Ang bali mo gani? Kung ako sa iya, bulagan, kung matuod din naman, bulagan niya lang. Ay, saulihi, sa lang man ang masakitan. Yes, exactly. Kasi, siyempre, kasal sila, iya nga po katon, ipaanal niya ang iya nga kasal. Hindi. Lan? Magnobya pa man lang sila. Magnobya. Huwag pa sila yung makasal ah. No? Magnobya pa lang sila. Wala pa sila galibin. Ang mula ganyang gamba, ganyang ginikana ni Jeanette, nga hindi ka na magpudupod sa kay Yuli. Kaya ba madalas ka sa problema ni Yuli, kag maakigan ka sa mga tiyo. Pero wala pa sila yung makasal. Kaya kung ako sa iya, bulagan niya lang. Magpangisa sa mga obra sa ibang lugar. Kaya kung gusto niya din niya magnupiyosa, piliin niya ang mayad nga palanggaon sa sanglubos, kag palanggaon mo man sa sanglubos. Kamugid ba lang mag-ilintindahan ay sa pihak ang si pihak. Sakali payag sa kasakit ang ululobod ka mga duha. Okay, no? So, kung makasandad ka man, magbangon ka, magtukod ka ng imong pamilya. Sige, no? May greet eh, sigaw? Ginagreet ko sa entibasyon. Gatay-tay ka ng banig. Ay, matulog na sa entibasyon. Malamay kang banig. Another song sa pamamagitan ng Papa G sa The Comfort Zone from Moray Zeta Aman, no? Akin ka na lang. Sa akin ay mahal na ka. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano ba di ko maaari?
akin nga lang by Morais at Aman. Dari sa DYBR, Arman Rojas. Ngayon ang bahano ng bilog mandalong siyo sa 2M Plus Instant Juice Drink. Sa mga iloy sa puluyan, bakla na ito na sa healthy and juice drink at usunay bukos ng pamilya. Mag 2M Plus Instant Juice Drink na mga kasama yung vitamins and minerals. With guyabano extract, may santon na sa mangustin, may malunggay, gluten by stevia. 2M Plus Instant Juice Drink ang bakla sa butika. Grocery stores, dinisirad sa Rojas, subong man sa mga kabanuhanan. Kag! Of course, bilog mandalong siyo sa 2M Blend Instant Cafe. May malunggay at mangosin extract. Mayonnaise, may mga diabetes, bungod sugar-free mga kasama. Gani, no, kung magkape, tinay kita sa healthy na kape. 2M Blend Instant Coffee. Mabakal sa mga butika, sari-sari stores, grocery stores. Dinisirad sa Rojas, subong man sa mga kabanuhanan. The Comfort Zone. Another caller, sa sining pagpangalagad sa Papa G. Hello, mga gabi caller. May gabi na sa mga rin. Sino ka rin ni sir? Si Jan ng Ponte Pedra. Jan sa Ponte Pedra. Sir Jan, bilagan niya nga itong sining edad? 26. Buti isa lang ito. Yung kinamugulangan mo kay Jeneth. Anong imo siniya nga panugdaon man, no? Sa problema ni Jeneth, Jan? Ang mag-rise ko lang kay Jeneth kung nagpamatid. Sa dapat katuan niya sa binalbagan niya sa isa, sa kumpulong taon, yung malaki na mamay siya nga ginagawa. Kasi kung magtutuan niya, kung magtugid man niya, ay ano biyo, ibatunon niya eh. Makaluluhoy man ang iya, pakaisa nga nagabusong na. Okay. Makaluluhoy ang pakaisa nga nagabusong. Pero mas makaluluhoy mo ining si Jeneth, Jan. Kaya manti una siya na biktima mo ni Arlan, no? Ni Arlan Radar sa Kayoli. Baturo niya lang kung ano gaman ang mabatian niya ng mga impormasyon, no? Saya sila nga pakaisa nga si Yoli, no? So, ano may mahambal mo, Sir Jan, sa mga listeners naton, no? Sa karon, nga may kasubong sila nga problema sa ginasupreher ng problema ni Jeanette, anong imo sila nga mga mahatag sila nga panugdaon? Sir Jan? Ang mahambal ko lang sa subong niya itabo sa kay Jeanette, dapat magalunggit sila sa mga lalaki, Okay. So dapat ang mga babae mahalong gid sa mga lalaki diyan. Amo kasamang tara. Ati ang mga lalaki ya, hindi sila maghalong sa mga babae diyan. Perte. Diyan. Dapat ani sa akilan sa taon Manila ang sitwasyon sa isa ka babae mal dapat maluoy man sila. Ti ang mga lalaki ya, hindi sila maghalong sa mga babae diyan. Uganda. Laban yung mga lalaki, bintawuso, gitman eh. Hindi ko ang nguro tanan, no? Kaya pareho man sa lalaki mo. Pero ang dalasal na karo doon, ha? Hindi mo tanan yung mga lalaki, dyan bintawuso, ang iban lang. Ang iban lang? Oo, hindi tanan. Oo. Sige, siguro. Sige, Jan. Siguro ang tanan na lang maghalong ano, bata man o konti gulang. May bagang ka man o konti gulang. Matambok ka man o konti maniwang. Dahil mo lang kita dapat tulungan dyan, di ba? Mahalungan natin. Ano? Okay, sige. Jan, thank you so much. Okay, no? Walang dapat gid no nga halungan. Walang lalaki magahalong sa babae, ang babae magahalong man sa lalaki. Kami aram niya nga for instance, no? Kami aram niya rin tara yang may lalaki mo nga naga o may babae may radar nga naghahampang man sa lalaki mo. Hindi lang ang lalaki ang naghahampang sa babae, ah. Hindi ba? Pero, di ba, dapat i-acknowledge yung tanan. Babae ka man akong lalaki. Radyo man, radyo nga ti, ang matutuod dyan nga pagigugma, wala siya, nagahampang. So, dapat, ganyan ba nila, magsaka ako to the next level. Ang love, ah, nga ginatawag. But, anyway, sige, no? May another caller kita. Hello, good evening. Hello, good evening. Ay, uy, may babae kita. Hindi man nga caller, no? Kaya daw sunod-sunod gito yung mga lalaki. Anong pangalan, Tainday? Si Joy.
Joy, di mo nga lugar ang katawag si Joy? Adere lang sa Kagay. Ay, taga-Kagay siya. Bag-ulang tapos pisa sa inyo, Joy, no? Ano, Radyo Monroe? Ah, ako, bago lang. Nga ba naman na Radyo Monroe, Joy? Bago lang tapos pista. Sang Sabado lang. Okay. Oh, okay. Wala na bilhin. May bilhin pa da, Joy, sa ref. Wala lang, Joy, bilhin sa ref. May bilhin pa. Ubos na gadya. So, sumot lahat, Joy. Wala lang gadya. Wala lang bilhin sa salad. May salad mo, Daguro. Ligyan yung mahablang ka. May spaghetti, may na gadya. Oh, ay, gid. Bisan ko yan, moya lang nga. Bisan ka na yung mango, ay, gid. Or sa gani, why me, Joy, ari ba? Joy, Joy, anong mayong buhato ni Janet? Ang mahambal ko lang kay Janet. Kani, bago niya, gin boyfriend ng laki, gin kilala niya, anay, ang background. O, tiyan mo kayo natapos na, Joy. Hindi yan natong mabalik. Hindi yan na dapat makilala. Ano lang, subong ubraho niya. Dapat ang kilanon niya na ang background ng laki kag kung di pakaisama niya itong babae. Hindi. Ang pangutanong niya itong pakaisa niya kung may relasyon wala sila to sa nobyo niya. Uh-huh. Ikaw, Joy, kapati ka kung may relasyon sila nga doha atong si Yuli nga pakaisa ni Janet kag si Arlon nga boyfriend niya. Si mo, Abby Joy? Ano na dyan man, Sara? Ah, doon mo, why kagig ka pa niya po mo? Tamaan sa pista. Gapate ka bala nung may relasyon si Yuling, si Arlon? Ay, yo, okay. Kay may natabo ba sa ilam mo? Ang nga pagkatabo, arakaw. Joy? Well, po kayo may tabo. Hindi. Wala ba? Wala. Wala ka rin ka kabalo si Jeanette. Kani, wala pa rin ka kabalo kung matuod. Ganyan yung nobyo itong ang nagpabusong siya pa kaisa. Kaya hindi naman nugad na giyang nobyo. O, oh, imo yan, mag-jump off ka na sa conclusion. Nga pagkatabo nila ito ni Yuli, ito ka to, Joy? Okay, dito pala sa pagpakilala nila nga, doon daw kahiwat pala ang laki sa iya. Ginahimil yung kamot ni Yuli. Nagpawala lang si Yuli. Nga ginahimil-himil lang yung kamot ni Arlon. Ganyan na namian man si Yuli mo. So, mag-amo na, Joy, sa imo yan, may relasyon na sila nga duwaya. O. Oh, may relasyon na sila. Galing siguro natapos lang sila. Tungod lang kay ginimil-himil ni Arlon. Tungod sa himil-himil, na rin malaso si Yuli. Nagbusong sa duwa ka bulan, Joy. Oh, dapat ang himoon na lang ni Janet. Ipambaya na lang niya dito sa iya pa kaisa ang boy kay Total. Maski may natapos sa ila, kay wife man siya yagabusong. Oh. Mayroon na siya, ano mo? Dito sa iya nga pakaisa para magpuya kita na to, di may matawag na amay. Amay, Anyway, hindi pa man sila nga duha kasal. So, wala pa man ayaw kinapanag-iyahan ni Arlon. Ni Janet, si Arlon. So, hindi ka makambal kung ihatag nila kayo in the first place, di ba? Hindi pa man siya yung nag-pamalang siya. Oo, po yung kabudlay. Galing, bisan sila yung kabudlay. Pero nang palaya lang siya, mambal ni Joy, ah. Joy? Basta Joy, gapati ka ha, nga kung may relasyon hindi dyan si Arlon kag si Kwan, kag si Yuli, nga masimas lang sa kamot ang ginhalinan. May relasyon siguro sila, galing sila lang siguro ang nakabalo. Ay, tama. May punto. Possible. Possibly. Joy, thank you so much sa inyong mga pagtawag. Sige, go ahead. Ginagrate ko pala sa San Isidro Kagay si Richard Ernesto nga madalagan siya kung konsiyas. Wow. Ay, makapoy mo dalagan mo la, Joy. Bawal pa na bala pag ano na, campaign, official campaign. Oo, hindi na pwede. Makapoy. Sa pamilya Aragon, sa pamilya Sonyo. Okay. Saludi ka mga panya, kaya hindi pa na pwede kang panya, Joy, ha? Okay, Joy. Sokton na gid ka. Oo, sokton na ka da. Tagadarap lang si manager sa Kagay. Ipasukot na gid ra sa inyo balay. Okay, Joy. Okay, sige. Grabe, no? Ang kasaysayan ni, ni Jeanette. Ado, siguro, kung sa amuning mga problema, Radyo Mantara, gusano ka hamuong tulog kasi ni kakamurag-muragan. Ganyan mo? Hindi ba?
Peace of mind. Well, peace of mind mo. Makakabugtaw siguro tagras to sa kagahon na lang sa kagahon siguro ga kauragman bla. Makabugtaw hindi na matulogan. Gani do amo ni ang iya sining problema. Laban-laban insomnia ang bati anyos ni. Hindi sa makatulog sang maayo mga kasama. Another song sa paglagad sang Papa G sa comfort zone. Hindi ko kaya by Angeline Quinto. Bano ng Bilogman dalong sa iyo sa RDV Optical Clinic na Hamtang sa Rojas Avenue, Rojas City. RDV Vision Care Clinic na Hamtang man sa Punta Dulog, Pueblo, Dipanay Terminal. Kawaan Rojas City Magabayo. Sang 20% discount managed by Dr. Clarita o RDV Lamay. Telephone number 5221506 and 6210817. RDV Optical Clinic since 1965. Joey and Gagadros Chicken and Kim Juglam sa T80 Rojas City. All in managed by Mr. Joey.
Joey and Gaga Alejo for order and deliveries. Magtawag sa telephone number 0366-660-359 o cellphone number 0918-393-3701 at 0928-202-5513. Joey and Gaga, Dross Chicken and Kim Jui Glams at ATC, Rojas City. Kagboy lugmando lang sa Yosang Pure, siya kang kalahin ka ba naman sa ganito car? Ginabalansi, ginababago na atong Amian System, ang Pure C mga kasama. Nagatap na sa lang infection, upusip, ontrang, katso TV nyo mo, niya iban pang mga balatian. Ginabakal lang mag-inom sa Pure C, ang kalahin ka ba naman sa? Bakod ka na kung daan sa mga eksperto kung may natural nga anti-histamine properties, no? Siyempre, nagabulig mo nini ang Pure C mga kasama. Para mong turan ang tanan ng allergies, no? Pinaagi sa pagpunubo sang libel sang histamine. Mabakal sa mga butika, no? Dirigidad sa Rojas sa Bungman sa mga kabanuhan ang ganyan mga Pure C ng alkaline gabatamen. Kag siyempre, gulugman na lang siyo sang Sandon Plus Herbal Soap, the best para sa mga pimples may itong mga ilok burn skin puno sa moisturizing formula. Ginapalumok ang atong kapanagin na pahimis sa atong akutis, may antibiotic mga kasama kapag depende sa germs, viruses, kag bacteria. Epektibo, sa mga katokatol, arigit sa lapa, pre-worm, caspag, body odor, healthy beauty, sa kasarangan niya precious, Sutton Plus Herbal Soap, mabakakal sa butika, nagsabayan sa Dr. Samaral Alternative Medicine Wellness Center, sabayan sa Mackinley Street, sa tubang sang PLDT. Another caller, no, sa pamalagad sa Papa Jesus Comfort Zone. Hello, may ang gabi, caller. Hello, kasama ko, German, gabi, man. Ayong gabi, sino ka din, sir? Edward. Ward, di ka pa nawag, Ward? Pag-estansya. Oo, estansya. Pila ka na yung edad ni Edward? 34. Oh, 34. No, Ward, dito sa problema ni Jeanette. Anong imo sining nga matugda siya problema, Ward? Ang ako lang maamba siya, Tani, kung antes niya ginatag ang iya pagkatawa bala kay Taning kilala yan, Nay. Mm-hmm. Kaya daw kalahin mo nang may araw manapin mga lalaki nga gambal nga Palangga ko, no? So, kung makuha pa na gani, inatunto ka malang kahit dahil yun. Mm-hmm. So, dapat yung kilala lagi na isang tool ed yun, no? Kilala niya, tapos oh. Yung pakasaltan ni Ante siya ginatagang niya pagkababae. Oh, gani ayon mo Edward gani natapos na. So ang ginaistoryahan na lang subong ang future ano niya sining obrahon ki Tani amen ang gani bang Tani di, pero anon mo kay natapos na lang tanan. So subong amon nga sitwasyon anong obrahon niya kay ang problema isang iya nga pakaisa nga nagabuso nga nagaduwa-duwa siya nga base ang boyfriend niya amo ang tatay ang yan na sinahin mo ang samang tara katani dito gimen sa. Mm-hmm. Doon niya lang ang riyak pa kaisa kung sino nga lalaki ang nagpapusong sa iya. Masa naganbla siya. What if maghamba lang pa kaisa niya nga hindi yung iya nga boyfriend ng tatay? Ay, itira na lang niya mabalaan ang pagduda ni isang iya nga sino to, isang babae nga. Ang babae pa lang nga niya, nabiyan niya. Si Yoli. Itira niya na mabalaan, o niyo, mabalaan niya. Nga, hindi yung manggali iya nga, iya galingan, nabiyo ang nagpabusong eh. Mm. Magani, pero diba, hindi naman natin mabalaan kung tuod man gid ang hambal ni Yoli nga hindi ang boyfriend niya. Nga naman to ang natabusa pa kay Saya. Mm-hmm. Yes, exactly. Hindi kanan niya mo lang nagsugod siya mo. Oo. Magani. Edward, medyo mabudlay anong ka-complicated ang sitwasyon. Pero sige lang, anon mo kay ti, amo na na, ang ara na, ang amo na nga bangay, kag para guro kay Janet, dapat nga maging self-sufficient siya eh, bala nga buot si Lingon, yan da, iya, sinin ka gulingon, aso kung ano gimanang posible nga matabo. And siya man eh, magtumas siya sang leksyon sa sitwasyon. Mm-hmm. Sige, Edward, salamat. Unless may dugang pa ikaw. Go ahead sa greetings, oh. Go ahead sa greetings. Ginagreet ko lang sa estansya, taga Bijapan yan, gag sa Carly, sa mga... Dari sa Bijapan yan, mga kwimpo, pamilya, sang darte. Ag mga manggasang da sa Carly, sa. Sige. Hindi ko ka-request yung music. Ano nga song? Nang ano lang, ah. Ako'y bigo. Ah, okay. Pagkita, onta, ha. Thank you, Edward, sa kapagtawag. Salamat. Another song na palagad sang Papa G sa Comfort Zone from Tanya Chinita. Itatago na lang. Mm-hmm.
Itatago na lang by Tanya Chinita ang ining bahanon mga kasama ang bilog mandalong siyo sa school life. I'm sure libyo o lagahatag libyo sa ito kinamatsyag puro sa cancer. Kikudisyo respiratory ailments sa ibang mga balatian. With vitamin D3, vitamin A, and vitamin E, ang shark liver oil is a major natural source of scoliosis kabulig sa pag-stimulate sa katos ng immune system with omega-3 fatty acid, antiviral, antibacterial, anti-cancer, and immune system booster. Scolab DFC shark liver oil extract. Baka sa butika, no approve therapeutically. Kag syempre, bulugman doon lang siyo sa Dr. Garcinio Magostana, isa ka food supplement, no? Kag syempre, mainitin research sa ginimo sa Dr. Pharma, aprobado sa FDA o Conforin Drug Administration. Puro ka-epektibo ang antioxidants na kinalabi lang sa thorns may mataas ng kapasidad sa pagluto sa mga free radicals na dala sa polusyon, pagkaon na kabalatian. Nanindihin ka pa, mga kasama, mga karadyuman, direta sa masaligan. Dr. Garcinio Magostana, bakal sa butika, no? Approve therapeutically. DYVR Takaraman, good eve. Ang ma-advise ko lang kay Jeanette, kung ang migo mugid man ang amay, kung ang migo mugid man ang amay isang ginadala sa imo pagkaisa, batuna na lang na kag dapat mo na bayaan ang migo mo kag kay manog tonto. Oh, manog tonto siya si Raymond ni isang Rojas Sargimantara. Manog tonto gimana ganun ni si ano ho, no, si Arlon ang migo ni Jeanette. All right, so sige regiment ni Roger, ano, more text messages ang atin sininga pagbasahon. And syempre, padayon man kita sinisa right at this moment to be ano, more relaxing mood ang aton sininga mga listeners. But anyway, sige, ari kita sa padayon nga pag namnam kumbaga sang mga leksyon na aton sininga makuha. May kaangan tanan sa subong na naman nga episode sang Papachi sa The Comfort Zone. More music sa mga lagad sa Papa G sa Comfort Zone, mga kasama. Ronnie Liang, ngiti.
Ining ang pano ng bilugman dalawang siyon sa RDV Optical Clinic na hamtang sa Rojas Avenue, Rojas City. RDV Vision Care Clinic na hamtang sa Punta Dulog 12, di pa na i-terminal, alawa ang Rojas City, Magabeo. Isang 20% discount naman is by Dr. Clarita o RDV may telephone number 5221506-6610817. RDV Optical Clinic since 1965. Joey and Gaga Dross Chicken and Kim Juglam sa T80 Rojas City. Only man is by Sir Joey and Gaga Alejo. For order and deliveries magtawag sa telephone number 0366603599, cell phone number 0918-393-3701-0928-202-5513. Joey and Gaga Dross Chicken and Kim Juglams na TATC Rojas City. Susi ng aking puso by Eureka Rajumantara. Yes, leaving you with this last song. Kumbaga ni Rajum Roger, Susi ng aking puso by Eureka. Dapat po yung mga puso natin sa gabing to, dapat na susian kid naton. Susian kid ninyo. Siyempre kita na kita sa gihapon, there is a DYVR RMN Rojas para sa Lunes ng edition sa Papa Chi sa The Comfort Zone. Salamat sa aton sining mga texters, no? Subaman sa aton sining mga callers. Salamat sa pabig upod, no? Buwas, ano naman ang resign ng aton sining mabatian? Mga kasama, bantayan. Ako ang iyong sining alagad sa kaginan. Ako si Radyo Man Roger Garcia. Pagi naman si Radyo Mantara. DYVR, Tatakaraman, Radyo Mo Nationwide. DYVR 657, number 1. RMN.